Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpak po natin ang ating Panginoon. Woo! Palakpak, palakpak. Praise God. God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Thank Lord. You, Lord. Sa panibagong araw. Sa panibagong katagumpayan. Hallelujah. Maraming maraming salamat po sa ating Diyos na muli po tayo ay magkakasama. Hindi lamang po dito sa Zoom, kundi maging sa FB Live. Dumadami na po, lumalawak na po, no, ang atin pong mga nararating. Ako po ngayon ay virtually nasa yan. Tokyo, Japan. Yan. Ganyan muna tayo, pasyal-pasyal ngayon. Virtual. Virtual pasyal muna po, mga kapatid. Virtual diba? Travel. Kaya walang dahilan para tayo maging sad. Patingin nga. Smile naman dyan. O, si Sir Rockel, ang ganda-ganda ng smile. O, diba? Siyempre po, tayo po ay magkakasama. Kaya tayo masaya, di po ba? At sama-sama tayong aawit sa Panginoon. Sasabihin natin sa Lord, "For the Lord is my tower and He gives me the power, to turn down the works of the enemy." Di po ba? With authority, angkinin po natin na tayo po ay wagi. Wala pong karapatan ang kaaway sa ating mga buhay. For greater is He, Jesus, that is in us than He who is in the world. Amen! Sino po ang handang-handa ng umawit para sa aming Diyos na buhay? Hallelujah! Amen. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! So tayo po ay sama-sama, hindi lang aawit, may action pa. Amen! May action pa. Ipapakita natin sa kaaway na tayo po, yung buhay natin, yung ating katawan, yung ating buong pagkatao, inilaan natin to para kay Lord. Di po ba? Kaya yung mga sakit-sakit na yan, mga kapatid, tatakbo yan. Yes. Tapos ng takbo, yung mga spirito ng sakit na yan. Wala yung karapatan sa ating buhay sapagkat ang ating katawan ay templo ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Kaya punuin natin ang salita ng Diyos. Punuin natin ng mga makalangit na awitin ang ating mga buhay. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Woo! Yan, yan. Ipakita natin sa kaaway na tayo po ay ganadong-ganadong umawit. No? Kung gusto niyo po sumayaw, sumayaw kayo para sa Panginoon. Mas okay po yun. Praise the Lord. So, sama-sama po tayo. Aawit tayo. I-induct tayo para sa Panginoon. Ready na po ba? Amen. Maganda magdaka-on cam, di ba? Para nakikita po natin. Praise God. Sige po, sama-sama po tayong aawit. At sasayaw. Hallelujah. Power. And He gives me the power. Praise God. So, dali lang po ha. Ina-ice ko lang. Sige po, palakpak po tayo. Woo! Praise the Lord. We are exalted with Christ together in heavenly places, far above all principality and power. We're seated together with Him, which means that the devil's underneath his feet, so the devil is underneath our feet. Do you believe it tonight? We'll do a little victory dance on the power of darkness right now, where you are. Jesus. For the Lord is my power, and He gives me the power to turn down the works of the enemy. Blessed be the name of the Lord, the Most High.
Siyempre po, meron din pong mga taga-America. August 3, good afternoon po sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome po sa ating ikaw 142 days of our daily morning prayer and devotion. Woo! 142 days na po. Nakakatuwa talaga. Praise God. Sige po, bago tayo magsimula, tayo po ay mag-pray. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming maraming salamat, Lord, sa panibagong araw. Panibagong sigla, panibagong pag-asa, Panginoon, yes, na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Lord, samahan niyo po kami sa gawain ito at patuloy, Panginoon, maranasan namin ang mayamang grasya, biyaya, awa at habag, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. At ang kapahayagan mo, Panginoon, ang siya naming marinig, ang boses mo, Lord, ang siya naming marinig, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay maging malakas at mas lalo pang tumaas ang antas ng aming pananampalataya po sa inyo. God, thank you. Thank you so much. We bless you. We honor you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kamusta po ang bawat isa? Praise the Lord! Praise the Lord! So tayo po ngayon ay live sa FB po ng Ayudang Spiritual Facebook Group. So pwede niyo pong i-share ito sa inyong mga kaibigan upang marami po ang kapakinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita po ng Panginoon, sabi nga po ni Jesus in Mateo chapter 4 verse 4, hindi lamang po sa tinapay na bubuhay ang tao, hindi lamang sa pagkain. Hindi lamang po ang ating mga pisikal na katawan ang ating dapat pakainin, sabi niya, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa ating Panginoon. Kailangan din pong i-feed natin ang ating spiritual na buhay. Amen? Amen. Amen. Kaya wag lang po physically healthy, kundi dapat po in all aspects ay tayo po ay maging healthy. Amen po ba? Amen. Praise God. Ngayong umaga po, Wednesday, hindi po natin makakasama ang ating kapatid na si Sister Gretch. Siya po ay kasalukuyan na nasa kanilang probinsya. At next week po siya makakabalik dito po sa ating daily morning prayer and devotion. Kaya po, ngayong umaga, praise God, hallelujah. Ngayong umaga po, tayo po ay mag-aaral. Maikli lang po ito. Napakaikli lang ng ating pag-aaralan ngayong umaga. So, i-share ko lang po ang aking screen, mga kapatid. Thank you, Lord, sa pagkat natututo na rin akong gumawa ng aking PowerPoint. Kahit papaano. Praise God, praise God, praise God. So, marami po ang nasa labas, ah. Nakikita ko sa ating screen. Karamihan po ay nasa labas ngayon. So, kayo po ay ingatan ng ating Panginoon habang kayo po ay nandyan po sa pupuntahan. Praise God. So, teka lang po ha. Akin pong aayusin ang aking screen po. Alam niyo po, napakaganda ng ating pag-aaralan ngayon. Ano po ba ang benepisyo? Bakit ba ini-insist lagi ni Sister Irene
na mag-devotion kayo. Mahalaga ang pagde-devotion. Bakit kailangan kong laging ipaalala yan? Sinasabi ko na sa morning prayer and devotion, mag-chat-chat pa ako. Diba? Hindi po ba kayo nakukulitan sa akin? Hindi naman po, reminder po yun lang. Siguro po kung meron kayong mga kaibigan, di ba iba-iba naman klase yung kaibigan eh. Meron kang friends na kasama mo lagi sa kape-kape. Di ba? O meron kang kaibigan na itinatagan mo na mga problema mo kapag ka ikaw ay problemado, yung meron kang gustong iyakan, meron kang gustong sandalan. Kaya lang ngayon, ang hirap na sa magkaibigan yung magkalapit kayo kasi nga social distancing na eh. Pero mo, ako nga po kahit nanay at tatay ko, hindi ko makis eh. Diba, pag pupunta ako sa kanila, dati-dati, yayakapin ko yun, yung tatay ko, lalo na, naku, ikikiss ko siya. Yung pagpupunta ako sa kanila, ang layo-layo ko. Kahit minsan, ngayon nga ako po, hindi ako pwedeng lumapit sa apo ko. Alam niyo po ba nakakatawa yung eksena namin na pag pumupunta ako dun sa kanila? Pwede yung bahay nila, tapos meron yung pinapagawa naming building. So, ibubuksan lang yung bintana, sisilip dun yung apo ko. Tapos nandun kami sa may pagitan yon na, syempre, may ano po yun, may pagitan na lupa. E nasa second floor, tumatapat kami sa bintana nila, magkatapat lang. So, nagkakawayan lang kami, yung baby, takantaka. Yung apo ko, takantaka siya. Bakit kami nandun? Ba't hindi kami pumasok sa bahay nila at para dun namin siya laruin o kaya, argahin? Kaya kami kaway lang ng kaway. Kasi nga po, syempre, gawa po ng ating sitwasyon ngayon. Nag-iingat po. So, nandun po ang ating pag-iingat. So, alam niyo po, talagang ito na po ang buhay natin na kailangan po nating i-adjust talaga at umayon tayo sa kasalukuyan na kinakailangan para po sa safety ng bawat isa. Alam niyo po, ang idea po, marami pong benepisyo yan. Kaya ipinagpipilitan ko po sa inyo na tayo po ay everyday nagkaroon po tayo ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, dahil marami po siyang benepisyo. Sino po dito yung gustong-gusto ng mga benepisyo? Insurance. Amen. Kaya ka kukuha, di ba? Insurance. Ano ba mga benefits niyan? SS, PhilHealth. Di po ba, pag tayo ay may mga nag-i-invite sa atin, uy, ano bang makukuha ko dyan? Ano bang mapapala ko dyan? Di po ba, laging, kasi po ang tao natural talaga, nasigurista. No? Sobra tayong mga sigurista. Sinisigurado natin na maganda po ang mapapala natin. Kaya naman po, ating pag-aaralan ngayon ang Biblia. Yan, praise God. At hindi ko po alam kung bakit hindi ako makashare. Teka, bakit kaya? Hindi ako makapunta sa Google. Nandoon yung aking isishare. So, ganun pa man po. Teka lang po ha. Ginawa ko yung kagabi eh. Kung papaano man. Teka po, sige, hayaan mo na kung ayaw. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ang amazing benefits of reading the Bible. Ano po, hindi lang siya benefits ha. Hindi siya ordinaryong benefit. Meron pong unang word, amazing. Amazing benefits of reading the Bible. Yan. Interesado po ba kayong tuklasin ang mga amazing benefits na yan? Praise God. Alam niyo po, sabi nga po number one, sabi God's word leads us to salvation. It is written in His word that we are saved when we put our hope in Him. Even if you are already a believer, kahit po tayo, no? Believer na po tayo ni Jesus. Re-reading the words reminds us that He gave His only Son for us to live in Him. Biro niyo po, nabasa na natin yung devotion natin ngayon. Next year, babasahin po natin uli yan. Paulit-ulit lang po yan habang po tayo nabubuhay. Kahit paulit-ulit po natin basahin yan, palaging bago po ang revelation ni Lord sa atin. Amen po ba? Amen. Sabi, God's word leads us to salvation. Sabi po sa John 3:16,
Sino po ang memorize ang John 3:16? Yan, pwede pong i-receive yun. For God who... Biglang kinuha yung Bible ko si Siree. Yan, sabi po. Yan, for God is so... For this is how God loved the world. Ayan. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Yan. Yan po ang unang-una nating kabisaduhin. Sapagkat sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus, nagkaroon po tayo ng kaligtasan. At alam po natin na ang ating buhay po sa mundong ito ay panandalian lang. Panandalian lang po at wala pong nakakaalam kung hanggang kailan po tayo tatagal dito. Yun pong pagbubuntis ng isang babae. Alam na alam natin, di po ba? Pag nagbuntis siya ng January, September, manganganak yan. Kasi 9 months. 9 months. Di po ba? 9 months. Kayang-kaya po natin yun, no? I-calculate. Manganganak yan ng ganitong buwan. Pero ang kamatayan po, wala pong nakakaalam. Tama po ba? Yes po. Amen. Wala pong nakakaalam. Ako po, naka-experience ako eh. Meron akong electrician. Kausap ko lang. Ewan ko kung naikwento ko na ito sa inyo. Kausap ko lang siya ng 3 o'clock. Nasa isang site ako. Siya naman nasa kabilang site. Nag-i-instruct ako sa kanya. Tapos biglang 5 o'clock, may tumatawag na sa akin na namatay daw itong electrician ko. Sabi ko, kausap ko lang siya. So ako po ay nasa Antipolo site. Siya ay nasa Cavite site. Hindi ko malaman kung paano ko nilipad itong Antipolo going to Alabang kasi doon siya tinakbo, dead on arrival po siya. Meron siyang nahawakan na kable ng wire na ito pala ay may balat, no? Hindi pala siya nalagyan ng tape. So pagkapit niya, doon siya napakapit at agad po siyang natumba at namatay. Yung kausap ko, after an hour, pwede palang mawala na. Kaya ako po hindi makapaniwala talaga noon. Pagdating ko sa Alabang Medical, nakita ko po siya sa ER na nandun. Kaya lang, wala naman po siyang naging sugat. Walang kahit anong nangyari po sa katawan niya. Siguro yun nga po yung mali. Mas maganda pa raw talaga na nasugatan, mayroong pumutok sa katawan. So ang nangyari po, binabangon ko siya eh. Naranasan ko po yun eh, na pinipilit ko siyang ibangon talaga. Talagang sabi ko, Lord, buhayin mo siya. Kausap ko lang po siya kanina eh. Bakit? Ang bilis naman, Lord. Talagang tanong talaga ako ng tanong. So binabangon ko talaga siya. Tapos yung hinahayaan na lang ako doon ng mga nurses, ng doktor. Kasi ang hirap paniwalaan. Ang ayos-ayos pa ng usapan namin. Tapos yung bang bagay na ang sabi, hindi ko naman inutos na puntahan yung area na yon. Pero nakita daw niya kasi mayroong wire na nagsasag, kahit hindi ko inutos, nag-U-turn siya, binalikan niya, inayos niya. So talagang time na po niya. Time na niya at napakabata pa po niya noon. Marami pong ganyang pangyayari na alam ko kayo din po merong ganyang kwento. Na hindi akalain, talagang mabibigla ka na lang. So masasabi po natin talaga na hindi po natin hawak ang ating buhay. So papaano po kung wala tayong kasiguraduhan na after po ng buhay natin dito sa mundo, eh alam natin na may pupuntahan po ang ating mga kaluluwa. Dalawa po ang pwedeng puntahan. Kung nabasa niyo po ang Lucas chapter 16, yung devotion po natin nung Monday, dito po ay ipinakita na meron pong impyerno at meron langit. At ang sabi po sa John 3:16, whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Whoever believes in Jesus shall not perish but have eternal life. Ganun na lamang po ang pagsinta, ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay po niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ito po ay nasa John 3:16. So,
God's word lead us to salvation. Yan po ang number one. Ano ba yung amazing benefits in reading the Bible? Number two po, God's instruction for life are housed in His word. So lahat po ng instruction sa ating buhay, nandito po lahat sa Bible. Kumpleto po ang Biblia. Sa lahat po ng sitwasyon natin na nararanasan, nandyan po yan sa Bible. Sabi, how we treat others, kung paano ba natin pakisamahan ng kapwa, paano tayo mabuhay bilang asawa, bilang nanay, bilang babae, bilang tao, nandyan po lahat ang guidelines po sa Bible. How we should react or act sa sitwasyon. Ano po ba ang mga kalugod-lugod sa Panginoon na dapat po natin gawin? Nandyan pong lahat sa Biblia. Sabi po sa Proverbs 16:20, whoever gives heed to instruction prospers, and blessed is the one who trusts in the Lord. Kung sino man po ang sumusunod sa salita ng Diyos, ay sigurado pong nagtatagumpay. Amen? Amen. Amen. Kaya dapat po tayo po talaga ay magbabasa po ng salita ng Panginoon. Amazing benefits of reading the Bible. Number two, God's instruction for life are housed in His Word. Number three po, we gain wisdom from it. Nagkakaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Gusto niyo pong maging matalino? Yung anak niyo po, gusto niyo pong maging top-notcher, maging matalino pong bata, ay simulan niyo pong basahan po siya ng Biblia. At hilingin sa Panginoon ang wisdom na nanggagaling po sa Kanya. Sabi po sa Psalms 119 verse 130, the unfolding of your words gives light, it gives understanding to the simple. Praise God. We gain wisdom from it. Yan po ang number three. Number four, Scripture releases our chains and lifts our burdens. Lahat po ng mga kabigatan sa ating buhay. Lahat po ng mga tanikala. No, yung mga chains, mga bandages po. Sabi po sa Psalms 119:28, my soul weeps because of grief. Strengthen me according to your word. Nagpapalakas po. Nagbibigay ng kalakasan ang salita ng Panginoon. Nanghihina ka pa ngayon, kapatid? Pinupurito yung nanghihina, nanlulupaypay, nawawala ng pag-asa. Problemadong-problemado. Hindi alam kung anong gagawin. Sabi po sa salita ng Panginoon, Psalms 119 verse 28, my soul weeps because of grief. Strengthen me according to your word. Hingin po natin sa Panginoon ang kalakasan. Huwag po tayong lungkot na makikinig pa tayo ng mga music ng mga pang broken hearted. Eh lalo po tayong mahihirapan yan. Lalo mag-i-emote. Magsisensi. Di ba yung mga uso yan eh, nung mga kabataan natin, pag tayo eh, parang may mga LQ, mga ganyan. Tapos patutugtugin pa, mga worldly songs. Ano ba yung mga worldly songs pa? Knife ba yun? Knife, mga ganyan. Sister ako, hindi. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. yun akin. Yun ang akin. Pero diba? Mga knife ayoko. Diba? Mahirap yun. Kasi yung iba gano'n, ano ba yun? Sinaktan mo ang puso ko. Di, lalo nang nagkain. Talagang, yung lalo sinasaktan yung sarili. Tapos titingin sa salamin, mag-i-emote. parang gusto ko nang mag-ouchie. Parang gusto ko talaga mag-ouchie. Simula sa sinabi ni Sister Irene kanina, parang, oops, one, oops, two, oops, three, oops, one. Parang sister, parang sa akin lahat. Ay, ano po, talagang alam niyo po. Parang ang binata rin. Oo nga eh. Kaya nga po sabi ko, Lord, napakaganda ng message. Naintindihan ko na. Grabe, Sister Lezaida, after our prayer night kagabi,
Yes. Ito yung binigay ni Lord na i-share ko ngayon. Kasi nga wala Sister Grace. Ako, Lord, ano po yung i-share ko? Eh, dito talaga kaya ginawa ko to hanggang 11 p.m. kagabi. Sabi ko, sige Lord, talagang napakalinaw. Yan ang i-share mo. Kaya ito po yung binabahagi ko. Wala po akong pinatatamaan. Hindi, Sister, no. Hindi naman ako nagdadamdam. And, sabi po, bato-bato ano? Sa langit, ang tamaan ay... Huwag magagalit. Pero Sister, ano, hindi naman sabi, ako nagagalit. Ang tamaan ay bukol daw. Ano lang, parang sa akin, parang... Sa para bang inisip ko lang, ha? Kanina, kadadasal ko lang na na. Ops, one. Tapos, sinabi ko rin yung kanina, ops, two. Ops, three. Kaya sabi ko, parang akin lahat. It's the word lahat of the naman Holy tayo, Spirit. Oh. Ah, ganun ba? Ako lang yung pumiyok, ano? Amen. Tayo yan. Kaya nga, alam ko, mananalamin. Broken-hearted kasi. Parang salamin po kasi ang salita ng Diyos. Pero sis, hindi ako nananalamin nung mga times na, ano, I'm miserable. Hindi ako humaharap. Iyak ako lang na, ako nakiyak. Ako na sa salamin. Ay, ako yun. Pinipinan ko kung maganda ako umiyak. Ano talaga? Talagang ano, no? Kontrolado niya yung pag-iyak niya kasi makikita niya sa salamin. Kung muna, no? Pangit pala dyan, dito ako iyak. Sana pala ganun ang ginawa ko noon, ano? Pag umiyak ako, hindi ko naisip yun. Diba? Yan, sabi nga, hingin po natin ang kalakasan sa Panginoon. Totoo naman, ang dami-dami pong tao ngayon na sobra po ang problema. Maraming umiiyak. Hindi lang po natin nakikita o nakakausap yung ibang tao, pero sigurado po tayo na meron pong ganitong mga tao. Kaya nga po tayo po ang mag-encourage po sa kanila na hingin po ang kalakasan at pag-asa sa Panginoon. Number 5 po, God's word brings us joy. 'Di ba? God's word brings us joy. Ito po 'yung nagbibigay sa atin ng totoong kagalakan. Yung kagalakan po na hindi fake. No, yung happiness po kasi panandalian lang 'yan eh. Madaling mawala. Totoong kagalakan. 'Di po ba? Pero yung kagalakan na nanggagaling sa Panginoon, ito po ang ating asamin. Sabi po sa Psalms 119:111, I have inherited your testimonies forever. For they are the joy of my heart, no? For they are the joy of my heart. Napakaganda po ng salita ng Panginoon. Totoo naman. Noon, ako po talagang proseso rin po kasi, proseso rin sa buhay po natin. Pwedeng ano ba yung Sister Irene, parang ang dali-dali para sa kanya, pero alam niyo po taon din naman. Taon din naman, napakarami pong tinuro sa akin ng Panginoon talaga. Sobrang dami po. Ako'y dumaan talaga na dumating lahat. Kung ano yung gustong baguhin sa'yo ng Panginoon, ipararanas niya muna sa'yo para matuto ka dyan. No? Kung ikaw, ma-pride ka, darating ka talaga sa punto na may sitwasyon sa buhay mo na yung pride na yan mawala talaga. Amen. So dapat po maging handa po tayong magpabago sa Panginoon. Maging ready po tayo at ma-enjoy po natin yung refining moment kung paano po tayo nire-refine, minumold ni Lord. Maganda po pag si Lord yung magmumold, hindi yung ibang taong magmold sa atin. Yes. Di po ba? Amen. So thank you Lord for the joy. Say, pwede po bang sabihin natin? Thank you Lord for the joy. Thank you Lord for the joy in my heart. Yes. For the joy in my heart. Number 6 po. Number 6, the Bible gives us hope. The Bible, the word of God gives us hope. Binibigyan po tayo ng pag-asa ng ating ng salita ng Panginoon. Sabi po sa Romans 15:4, whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures, we might have hope. Sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon, hindi naman po yan yung mga salita. Ito po, no, from Old Testament to New Testament, ito po ay isinulat para po magkaroon po ng instruction sa ating mga buhay na hindi po tayo magkakamali sa ating mga desisyon, sa ating mga nagawa. Minsan po talagang ako, marami po akong pagsisisi sa buhay ko eh, na masasabi ko na, Lord, kung binasa ko lang tong Bible noon,
kung noon pa, Lord, talagang matindi na yung pagbabad ko sa salita mo. At isinuko ko, nakilala kita. At pagsuko ng totohanan sa iyo. Talagang matatakot kang gumawa na ng kasalanan eh. Matatakot ka na talagang magkamali sa Panginoon. At hindi mo na gugustuhin pa na magkamali at saktan ng puso ng Panginoon. So sino po dito ang may pag-asa? Dahil alam po niya ang salita ng Panginoon. Amen. Amen. Praise Amen. God. Amen. Amen. Number 7 po, it reminds us of His promises. Nire-remind po tayo ng salita ng Diyos. Ano ang pangako po niya sa atin? Ano po ang pangako ng Lord na pinanghahawakan mo ngayon? May pinagdadaanan ka, kapatid? May problema ka? Ano yung salita ng Diyos na pinanghahawakan mo? Yung promise niya sa'yo? Hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Yes, amen. Amen. Pangako po yan ni Lord. Sabi po in Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life, which God, who never lies, promised before the ages began. Ang Diyos po natin ay hindi sinungaling. At ang bawat salita po niya ay kanyang tutuparin. Hindi po siya tao. Katulad ng tao ang nakakapagsinungaling. Ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako. Kaya nga po, dapat alam natin yung mga pangako ng Panginoon. Kapag ka may pangangailangan ka, ano yung pangako ni Lord? Philippians 4:19. And my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Panghawakan niyo po yan. May pangangailangan ako ngayon, Lord. Sinabi mo in Philippians 4:19 that You will supply everything that I need according to Your riches in glory in Christ Jesus. Lord, nahihirapan ako sa sitwasyon ko, pero sabi mo, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan, Panginoon. Sinabi mo yan sa Hebreo 13:5. At yung life verse po ni Sister Ruby Tiongso, no? If you remain in me and my word remain in you. Kung mananatili ka sa akin at ang salita ko ay mananatili sa iyo, kailangan manatili po ang salita ng Panginoon sa atin. Hilingin ninyo ang anumang bagay at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Gusto niyo po, may nihiling ka po sa Panginoon. Eh sabi, kailangan manatili po ang salita niya sa atin. Amen? Amen. 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 Ganun po kahalaga. Amazing benefits of reading the Bible. Number 8 po. His word enables us to battle and defeat the devil. Yan. Amen. Yan pala ang weapon natin eh. Eh, yung kaaway natin, umaali-aligid, lumalaganap dito sa mundo. Yung virus na yan na nilalagay ng kaaway sa bawat bansa. Kasi yan po ang misyon ni Satanas. John 10:10a. Naparito ang kaaway. Ano pong mga kadahilanan? Anong gusto niyang gawin? Matay, magnakaw, mangwasak. Yan po ang kanyang nais gawin sa buhay po ng bawat isa. What patayin, nakawan, wasakin. Kaya bantayan niyo po ang bawat pamilya. Sa totoo lang, ang kaaway, number one, tinatarget niyan, pamilya. Gusto niya, wasak ang pamilya. Ipag-pray niyo po maigi ang inyong family. Nakakalungkot yung iba, no? Senior na, maghihiwalay pa? Senior na yung lalaki, nakahanap pa ng bata. Kaya po, kailangan talaga bantayan sa panalangin ng pamilya. Sir, dapat pala magpasalamat pa ako. Be thankful. No. Joke lang. Ang nais po ng kaaway, wasakin ng pamilya. Bantayan po natin sa panalangin. Wala po sa edad yan. Wala po yes, sa edad po. Yan. Kasi ang gusto po niya,
wasaki ng bawat pamilya. Yung nagmamahalang pamilya, ayaw yan ng kaaway. Gusto niya ay nagkakagulong pamilya. Ang gusto ng kaaway ngayon, yung virus, tindihan pa para mas maraming mamatay. Gawa ng kaaway. Gusto ng kaaway, nakawin yung joy sa puso natin na inilalagay ng Diyos. Masayang-masaya tayo ngayon. Nakikinig tayo ng Word of God. Pagkatapos nito, maya-maya, pwede kang makatanggap ng balita na mainis ka. Ay dininakaw na agad ng kaaway yung joy. Umawit tayo, ang saya-saya natin. 370 lang. Diba? Ang saya-saya natin, umaawit tayo kanina. For the Lord is my power and He gives me the power. Pero ang gagawin ng kaaway, yung kahinaan mo, doon ka na, sasapulin. Ay mainisin tong tao na to, gagalitin ko nga. Para hindi na niya maalala. Eh number one po talagang tinatarget ng kaaway, tayong mga anak ng Diyos. Totoo po yan. Diba? Lahat ng kaparaanan gagawin niya para agawin tayo. Pero ang sabi po sa Ephesians chapter 6:17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ephesians chapter 6 verse 17. The sword of the Spirit. Ito po ang ating panlaban. Hindi po literal na ito yung espada, no? Kundi ito po ay the sword o espada, which is the Word of God. Ibig sabihin, ito po ang panlaban natin sa kaaway. Salita ng Panginoon. In Matthew chapter 4, verse 3 to 4, the tempter came to him and said, after po ng ating Panginoong Jesus na mag-prayer and fasting for 40 days and 40 nights, sabi po, if you are the Son of God, sabi po ni Satan, tell this stone to become bread. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Biro mo, even Jesus po, tinukso ng kaaway dahil alam po niya na si, ang ating Panginoon ay gutom na gutom dahil 40 days and 40 nights fasting. Hindi po siya kumain. Hindi siya uminom. 40 days, 40 nights. Kaya sinabi ng ni Satanas, eh kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong bato. Kaya sinabi po ng ating Panginoong Jesus, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So para malabanan po natin ang lahat ng gawa ng kaaway sa ating buhay, gamitin natin ang sword of the Spirit, which is the Word of God. Paano po tayo pupunta sa labanan kung wala po tayong sword of the Spirit o wala po tayong alam na Word of God? Meron po bang sundalo na pumunta sa labanan, wala po siyang dalang sandata, eh di patay po siya agad. Di po ba? Wait lang po ha. Amen po. Amen. Amen. Ganun po kahalaga ang salita ng Panginoon. So kapag tayo po ay alam natin at sinasampamuhay natin ang salita ng Diyos, meron pong tayong panlaban sa gawa ng kaaway. Amen. 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 And number 9, your faith will be strengthened. Yung pananampalataya po natin, mapapalakas ng salita ng Panginoon. Sino po dito yung down na down siya before, pero nung nagbasa siya ng salita ng Panginoon, nakaranas po siya talaga na... Sister ako. Diba? Sister ako yun. Alam niyo yan. Yes. Aminado ako doon. Napalakas talaga po no, ang pananampalataya.
Okay, sabi po sa Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing through the word of God. Ang pananampalataya po ay galing po sa pakikinig ng salita ng Panginoon, no? Kaya paano mo masasabing, sis, nanonampalataya naman ako. May faith ako kay Lord. Pero never mong binuklat ang Bible. Di po ba? So, faith comes from hearing and hearing through the word of our Lord Jesus. Amen? Amen. Number 10, you will enjoy a greater fellowship with Him. So kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, tayo po ay nakikipag-fellowship sa ating Panginoon. Hindi po ito wala lang. Kung paano po tayo may fellowship virtual, tayo po, while we are reading the Bible, we are having our fellowship with our God. Amen. Di po ba? Amen. Nakikipag-usap po ang Diyos sa atin. Kinakausap po tayo ni Lord every time po tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita. Every time na tayo po ay nagde-devotion. Katulad po ng pag-spend natin ng time. Di ba sabi, quality time with your family, with your friends, and of course, quality time sa atin pong Panginoon. Hindi lamang po sa mga kasama natin sa mundong ito tayo magkakaroon ng quality time. Kailangan din po sa ating Panginoon. Ito ba? Yan. Gusto mo pong maging very close kay Lord? Eh, kailangan po natin ng quality time through heeding His word at sa atin pong pananalangin. Amen. Praise God. Amen. In 1 John 1:3, what we have seen and heard, we proclaim to you also, so that you too may have fellowship with us, and indeed our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So, tayo po, as we read His Word, the Bible, we are having our fellowship with the Father and sa Kanya pong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. Number 11 po. Amazing benefits of reading the Bible. Number 11, your prayers will be answered. Yan, sino po dito ang prayer na gustong sagutin ni Lord? Yes. Amen. 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 Lahat po tayo. Lahat po tayo, syempre. So, praying over with the scripture, saying the scripture is incredibly effective po. And sometimes gives us the words when our own mind and heart call us. So, pag tayo po nananalangin, napakahalaga po, importante po, nabanggitin po natin ang word ni Lord. Kaya mapapansin niyo po sa mga panalangin, nababanggit po, Lord, you have said in your word in Mark 11:24, sinabi mo, Panginoon, anuman ang hilingin namin sa Diyos, sa pamamagitan ng panalangin, ang kinina namin ito, Panginoon, at ito nga po ay matatanggap na namin. Promise mo yan, Lord. Mark 11:24. Lord, sinabi mo po sa iyong salita in Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you, and I will show you great and mighty things which you do not know. Lord, promise mo yan eh. Sinabi mo yan sa salita mo. Ganyan po, panalangin that you are saying the scripture. Amen po ba? Amen. In John 14:14, Lord, sinabi mo, ano man ang hiling ko, in the name of Jesus, you will do it. Amen. Sabi po sa Psalms 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sobrang paborito ko po itong Psalms 37:4. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon ang dinedesire ng iyong puso.
37 verse? Psalms 37:4. Psalmo 37:4. Yan. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. And in number 12 po, amazing things, benefits, why we should read the Bible po. Number 12, you will develop spirituality. Yan. Ang ating pong mga spiritual na buhay ay lalago po. Sabi po sa Ephesians 6:17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. You may hear the voice of God. So maririnig po natin ang boses ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang salita. Alam niyo po, eh, sa totoo lang, nakakapagod na rin kausap. Minsan, may mga tao po, negative lang, ino? Sino po yung ganun? Yung nag-e-enjoy kung mausap pa nga negative lang, puro mga natatakot. Yung mga ganyan, yung makakatakot, baka ako. Yung mga natatakot na maawa, yun pong nahahawa. Ang dami kong ganun yes. kilala. Yes. Yes po. Yung takot na takot, uy, baka kumahawa, baka, ayan, nahahawa tuloy. Lagi yes, nilang kinukonfess eh. Lagi nilang kinukonfess na mahahawa sila. Diba? Pag po ganun, may power po ang confession. Oo, tama. Kung lagi mong kinoconfess yung mga negative sa buhay mo, eh negative po ang mangyayari. Inaanyayahan mo eh. Kung laging takot na sa anong mga merong gano'n na ano, mga tungkol sa namatay, mga ganyan. Powerful ay, daw yung mouth natin. Yes. There's power in confession. So, ingatan po natin ang kailangan po, mga word of God na lang sabihin natin. Meet mo ba? Tayo po alam nyo that despite of what is happening, pandemic ngayon, pero daming tinuturo ni Lord sa atin na na-equip po ang ating spiritual. Amen po ba? Amen. 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 Sabi po, in James 1:23, sa Tagalog po ay Santiago. Hinahanap po yung James kasi pagka Tagalog, you know. James 1:23, sa Tagalog po, yan mga kapatid, Santiago po. Hindi po Jaime, ha? Yan. Joke lang. Para tumawa po kayo. Yan. James 1:23. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. Yan na si Sir Lesaida. Sister Raquel. Mirror. Yan. Pwede po bang basahin yan sa Tagalog, Sister Raquel? Santiago 1:23. Sino po ang ano, mauna? Santiago 1:23. Basahin natin. Yan pa yung kaninang salamin-salamin eh. Basahin natin. 1:23, Sister. Santiago 1:23 po. Chapter 1, verse 23. Santiago. Kung sino po mauna, mag-unmute po. Santiago 1:23. Maganda marinig po natin sa sarili nating language. Sa lingwahe po natin. Okay. Maunawaan po natin. Santiago 1:23. Apo. Dahil kung nakikinig lang ang isang ang sino mang tagapakinig ng salita, ngunit hindi tagatupad nito, ay natutulad sa isang taong minamasdan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Yan. So, kailangan po, hindi lamang po tayo tagapakinig. We are also doer. Sinasapamuhay po natin. Kasi katulad nga daw po ng tao nagsasalamin, ano, pinagmamasdan lang niya. Nakatingin lang. Kahit may nakita siyang muta, ayaw niya tanggalin. May nakitang dumi sa mukha. So po, ayaw niya pakialaman. Diba? Ganon din po kasi tayo eh. Minsan, pagbabasa natin ng Bible, ay, hindi pala okay itong ginagawa ko, sabi sa Bible. Yes. Kaya lang, hindi ko naman kayang ano to eh. Itigil tong ganitong gawain. Ang hirap-hirap. Eh, pagka alam niyo po,
totoo naman, lahat po tayo may na-encounter na ganyan. Na tayo po ay itinatama ng Panginoon. Pero humingi po tayo ng tulong, kalakasan at paggabay ng Panginoon na ma-overcome po natin yung mga bagay na yun. Amen? Amen. Amen. Huwag niyo pong itigil ang pagbabasa pagka meron kayong nabasa na natamaan kayo. Ayoko na nga magbasa nito. Puro naman patama sa akin to. Lalo na po yung ano, yung Kumari Club, nung binabasa natin ang Kawikaan ba yun? Mm-hmm, lahat yung Kawikaan. Eh. Lahat sa pula ko eh. Sabi, ako yata ang pinaparinggan nito eh. Parang ako lahat yung nandun eh. Yan. Tama po yan. Mahal po tayo ni Lord eh. Diba? Nais po niya na tayo po ay mamuhay ng may kabanalan. Sapagkat kung hindi po tayo banal, hindi po natin makikita si Lord. Tandaan niyo po yan. Si Sir Irene, ayoko ng banal-banal na ganyan. Mahirap yan. Pero ang sabi po sa Hebreo 12:14, kapag hindi kayo banal, hindi niyo makikita ang Diyos. Ito po yung panahon na tayo po ay ginagawang banal ng Diyos. Pinaprocess po niya ang buhay natin. Kaya po, tayo po ay humingi ng kalakasan sa Panginoon. Marami po kasi pagdating sa process na, sumusuko na eh. Hindi na kaya. Nahihirapan. Pero pag nandun po ang totoo ng pagsuko sa Lord, kayang-kaya po ni Lord yan. Hindi natin kaya, pero kaya ni Lord. Amen? Amen. Amen. Number 13, matatapos na po ako. You will mature in the things of God. 15 amazing benefits po ito ng pagbabasa ng Bible. You will mature in the things of God. Number 13 po yun. Learning more about Him and His commands will help us mature as believers. At kapag po tayo ay nag-aaral, kinikilala po natin maigi ang ating Panginoon, maging kanyang mga command, yung mga utos po niya, eh tayo po ay magmamature bilang mga mananampalataya. Hebrews 5:13-14, for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. So nandun po na natututo po tayo. Hindi po tayo nananatiling mga Kristiyanong bansot. No? Mahirap po ang Kristiyanong bansot. Hindi na po siya lumaki. Hindi na nag-grow. Kailangan po tayo nag-grow. Kailangan po tayo nagmamature. Mahirap naman yung matanda na. Ito po ha, hindi sa spiritual aspect ha. Yung matanda na pero isip bata pa din. May mga ganun po, di ba? Nang hirap pa rin pakisamahan kasi isip bata pa rin siya. Ganun, di siya nagmamature. Iiwasan po rin siya. May kilala tayo niya. Ay, wala po akong pinapatamaan ah. Opo. Hindi po ba? Pero alam niyo po. Parang ako yun, Marcia. Ay, wala po, wala po. Buti na lang, kaya bago pa lang ako, kaya hindi ako yun. Opo. Alam niyo po, proseso nga po yan. Balang araw po, reviewin niyo po ang video na ito sa YouTube channel. Minsan matatawa ka na lang eh. Ay, oo nga, dati kasi akong ganyan. Salamat Panginoon. Nag-grow ako spiritually. Totoo naman. Alam niyo po, habang lumilipas 142 days, palagay ko pag 1,000 days na po tayo, matured na tayo niyan. Diba? Wala na pong Kristiyanong matampuhin. Amen. 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 Eh, mahirap pa yan ngayon, kapatid. Sasabihin niyo sa akin. Mahirap pa yan sa akin, Sister Irene. Proseso nga po eh. Yes po. Proseso yes, po. All the more po tayong magbabad sa salita ng Panginoon. Kasi talagang hindi natin kaya, pero si Lord nga po kaya niya. Sunod lang po tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Sunod po tayo sa salita niya. Praise God. Praise God. Proseso po yan. Alam niyo po. Sige. Wala po akong pinatatamaan na. Yes. Opo. Yes, hindi po. Joke lang. Joke lang po ah. As the Spirit leads po. Okay, no? Number 14 po.
Diyan po tayo mag-grow. Kailangan pag-usapan eh. Kailangan pag-usapan ito. Hindi mo, dami ng susayang na alcohol. Kailangan po natin, teka po ha. Teka lang. Ayan, kailangan po nating pag-usapan kasi dito po tayo matututo. At saka ang totoong nagmamahal po sa Panginoon bilang magkakapatid, hindi na po talaga dapat nagtatago pa. Diba? Kailangan na i-correct po natin kung ano man po yung mali sa atin. Pero hindi po yun para siraan ang ating kapwa, kundi dahil mahal po natin ang ating kapwa. Amen. Kasi yung totoong nagmamahal, sinasabi po ang nararapat sabihin. In a nice way. Diba? Yes, yes, in a nice way, way po. Totoo po. Nang may pagmamahal. Yes. Yes. Di po oh, ba? Amen. Nang may pagmamahal. Number 14 po, you will be more prosperous and successful as you learn what he has taught and how to conduct yourself in your business and daily affairs. So tinuturuan po tayo ng salita ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating pong pagninegosyo, sa ating kabuhayan, upang tayo po ay umunlad sa ating pamumuhay. Praise God. Sa Psalms 1, 2 to 3, His delight is in the law of the Lord. And on His law, He meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season. And it is and its leaf does not wither. In all that He does, He prospers. So lahat po ng ginagawa kapag po tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, sa kanyang salita, anuman daw po ang gawin ay nagpa-prosper, meron pong matagumpayan. Amen! Amen! Amin po natin na ito pong ating mga natutuklas ang benepisyo. Eh, ako man po talagang marami po akong natamaan din ako dito sa mga tinuturo ko po. Ano? Dahil hindi po tayo perfecto pa ang mga tao, tayo po ay patuloy na God is at work po sa buhay natin. Kasalukuyan po talaga tayo na inaayos ng Panginoon ang ating mga buhay. Number 15 po, last na, you will learn to fear the Lord. You will learn to fear the Lord. In Deuteronomy 17:19, and it shall be with him, and he shall read in it all the days of his life. That he may learn to fear the Lord his God by keeping all words of this law and these statutes and doing them. So i-keep po natin sa ating mga puso ang salita ng Diyos, ang kanyang mga utos, upang tayo po ay naroroon po ang ating banal na pagkatakot sa Panginoon na tayo po ay hindi po magkasala sa ating Panginoon. Praise God. So, maraming salamat po sa ating Panginoon, sa kanya pong mensahe ngayong araw na ito, mga kapatid. Salamat dahil ramdam po natin na tayo po ay mahal ni Lord. Kung tayo man po sa panahon ngayon, ay nahihirapan sa ating mga buhay. Pero napakaganda po ng message po ng Panginoon na ang salita po niya ay maaasahan, na ang salita po ng Diyos ay magbibigay sa atin ng katagumpayan. Di po ba? Dami po, 15 po ito eh, di po ba? Na magmamatured po tayo bilang Kristiyano sa ating pagsunod sa Kanya, matatagpuan natin ang kagalakan, no? Yung kalakasan sa salita ng Panginoon, pag-asa, ang lahat-lahat na po. Nais po ng Panginoon, yan po ay ating makamtan po natin. Amen? Praise Amen. God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Salamat, salamat Panginoon. For today, mga kapatid, we will don't have po, ano eh, group po muna. Kasi po ako po ay pupunta sa vaccination center. Second dose ko po today. So, bukas po tayo magkakaroon ng groupings. Okay lang po ba yon? Praise God. So, tomorrow, ibabalik po natin ang ating pong grouping. So, tayo po yung magko-closing prayer na po. Praise God. Panalangin po natin ang mga kapatid natin na nasa labas po ngayon, ano? Praise God. Panalangin po natin ang lahat po na naririto.
Okay, thank you, Lord. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat sa iyong kapahayagan, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maging matatag, maging malakas, Panginoon. Lalong-lalo na, Lord, sa aming buhay. Lord, sa kapanahunan, Panginoon, na amin pong pinagdadaanan ng mundong ito, Panginoon. Sama-samang panalangin namin, Lord, na ang bawat isa po ay pinanghahawakan po namin ang iyong salita that you will never leave us and never forsake us, Lord. Na ikaw po ang Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Na ikaw ang Diyos na nagsusupply ng lahat-lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, maraming marami pong salamat that you are our strong tower, our refuge, our fortress. You are the ever-present help, Lord, in times of need. Lord, salamat po ng marami, Panginoon, sa dakilang pag-ibig at pagmamahal na inyo pong ipinagkakaloob sa aming lahat. Pagpalain mo ang bawat isa na nandito po ngayon, Panginoon, sa daily morning prayer and devotion. Lord, we pray for Ate Susan sa kanya pong x-ray. Ngayong umaga, Panginoon, ingatan mo po ang kanyang buhay, Panginoon. Lord, proteksyonan mo siya, Panginoon. Lord, sa lahat ng uri ng danger, in the name of Jesus, maging Lord ang kanya pong pag-e-x-ray, ang kanya pong resulta, Panginoon, Lord, ng x-ray na ito. We pray, Lord, for a normal result in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, thank you in advance sapagkat, Lord, alam namin na ikaw po ang Diyos na tumutugon ang aming panalangin. We pray for Sister Jamaica sa kanyang prayer request, Panginoon, for a negative result ng kanyang RT-PCR swab test in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, i-cover mo po ang iyong mga anak ng banal mong dugo. Lord, na walang kahit anumang sakit at karamdaman and any forms of diseases, even the COVID-19 Delta variants at lahat ng uri ng variants, Lord, ang makakapenetrate at makakalapit sa aming mga buhay, maging sa lahat ng miyembro ng aming pamilya. In the name of Jesus, in the name of Jesus. At po ng mga prayer requests ng paggaling, Lord, physically, Panginoon, for Sister Lynn, Lord, for Sister Rachel, Lord, for Sister MJ sa kanyang injury, sa kanyang tuhod, in Jesus' name, maging kay Brother Philip, Lord, we pray, Lord, for fast recovery, Panginoon, makabango na siya ulit, Panginoon, even, Lord, sa mother po ni Sister Ivy, sa mga proseso po na kanya pong pagdadaanan, Lord, amin pong hinihiling, Panginoon, Lord, patuloy na panalangin, Panginoon, na ikaw po ang Diyos. Lord, our great physician, nothing is impossible for you to do. Lord, ikaw ang lumikha ng aming buhay, our physical bodies, Panginoon. Lord, ikaw ang nag-create ito. Lord, you are the author of our lives. Wala pong mahirap sa iyong gawin, Panginoon. Tanggalin mo, Panginoon, ang lahat po ng sakit at karamdaman ng iyong mga anak. In the mighty name of Jesus. At pinapakawalan namin, Panginoon, mula dyan sa kalangitan, sa banal mong trono, Lord, ang kumpletong kagalingan sa lahat po, Lord, ng mga miyembro ng daily morning prayer and devotions, even sa aming mga mahal sa buhay na amin pong itinataas po sa inyo. Maging Father po ni Ate Susan, Lord, we pray for a negative result kapag siya po ay nagka-swab test na uli in the name of Jesus. Thank you so much, Lord. Maraming salamat. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, ang lahat po ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Lord, we pray also for Ninang Mila. Lord, siya po ngayon ay may sakit. In the name of Jesus, we pray for healing. Healing, healing upon healing, Lord, be upon her in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, maraming marami pong salamat sa inyo po kami umaasa. Our God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Lord, at inaangkin namin ang kumpletong katagumpayan kanina pa lamang, Panginoon, bago magsimula. Lord, ibinigay mo na ang katagumpayan, sinagot mo na ang mga prayers namin. Thank you so much, Lord. Maraming salamat, and we continue to pray for our country, the Philippines, Panginoon. Lord, na patuloy, Panginoon, na gumaling na ang mga nahawa at wala na pong mahahawa pa, Panginoon. Lord, pigilan mo na ang virus na ito in the name of Jesus sa bansang ito. Kaawaan at kahabagan mo, Panginoon, ng bansang ito. Amin pong itinataas sa iyo, Panginoon, Lord, ang bansang ito na patuloy palayain mo na sa lahat ng uri ng sakit, karamdaman, kahirapan.
in the name of Jesus. And we declare that Jesus is Lord over the Philippines. Hallelujah. And Jesus is Lord all over the world. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat. Sa inyo po namin maingat na ibinabalik lahat ng papuri, karangalan, kaluwalhatian. And may the love of the Father, the grace of the Son, our Lord Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be with us all now and forever. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. Glory to God. Tayo po ay magpapaalam na sa ating mga nasa FB Live. See you all again tomorrow po. Thank you, Mama Sis, and thank you everyone. Tayo po ay magpapa-picture po. Picture po tayo. Glory to God. 1, 2, 3. Yan. Praise God. Maraming pong salamat. See you all again tomorrow. Thanks and good morning everyone. Love you all po. Love you all. Love you. The joy of the Lord is our strength. Yes, amen. Amen. Bye po. God bless. Bye. Thank you so much. Sis Irene, pasend na lang po yung ano, yung PowerPoint niyo po. Yung tinapik. Okay, sure. Kung may summary ka. Love you. Salamat po. Share ko po sa inyo. God bless po. Para ma-review niyo po. Paglabas. Oo, hindi ako pag-notes. Thank you. Bye-bye. Say bye-bye. 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 Bye-bye po. See you tomorrow. Thank you.